to pakinggan naman natin. Yung isa pa, pagsunod-sunod rin na lang natin, magkakahiwalay lang, pero ano, pagsunod-sunod rin na lang natin yung aking pagkaka-arrange para hindi tayo ano, matagalan. So, ito rin, yung tungkol naman kay Garma. O, kasi alam din naman natin na parang dito, inamin ni PRD na merong some sort of a reward scheme. Actually, I will not call it as a reward scheme. Pwede ko siyang tawagin as an incentive. Kasi ganun naman talaga, eh, di ba? You incentivize yung mga taong gumagawa ng trabaho nila. Alam ka naman, i-incentivize mo yung mga kriminal. O, to pahinggan naman natin yung mga pagtatanong ni Johnny Pimentel. Isa rin to si Johnny Pimentel, ha? Johnny Pimentel is also turned out to be a staunch critic na ng mga Duterte, but look at how he is delivering his questions here. It's a very, pardon the word, but it's a very stupid allegation. Yes, sir. Police ng Davao yan. Yes. According to her, you have known her since 2012 to 2016 when she was assigned as station commander in Sasa and Santa Ana Police Station, hindi po ba? Hindi ko ma... I cannot remember the correct... But she is acquainted with you. Totoo po itong paragraph number 7 that you were acquainted with her. I will accept that. Now, on paragraph 6, Mr. President, Mr. Chair, which I will read, sabi ni ano, hindi incentives yan, panggasolina. Let's, for the lack of better term nga, let's just call it incentives or let's just call it regalo, reward. I mean, so long as it's not a general policy, it's not in writing na whoever kills blah 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 will receive this and that. So long as it's not a policy, hindi, you can never ano, have... or hold itong si ano si PRD accountable. Lahat 'yan chismis. Lahat 'yan chismis. O kasi ano 'yan eh, basta hindi siya, basta wala kang ebidensya, lahat 'yan hearsay. So halimbawa sinabi ni Garman na mayroong reward system. O how can she prove that? Even policemen are denying this. Even the former generals are denying this. So how can you say na totoo talaga 'yan? Paano mo mapuprove na totoo talaga yan? Are they issuing a receipt? Reward for this? Are they? Can they show that? No. Is there any policy made by the Malacanang to yung may mga presyo-presyo na ganyan? Wala. So kapag wala, ibig sabihin, walang ebidensya. So pag walang ebidensya, ibig sabihin, walang kwenta. In May 2016, I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m., instructing me to meet him in his residence in Doña Luisa, Davao. Totoo po ba ito? Yes, sir. Now, on paragraph 8 po, Mr. President, Mr. Chair, sinabi po niya na doon po sa meeting niyo, he requested that I locate a PNP officer or operative, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. This Davao model referred to the system involving payment and rewards. Totoo po ba na ito ang pinag-usapan nyo sa meeting ninyo noong May of 2016, Mr. President? Sir, it's a really pretty obvious na I'm talking to a single person and would be inviting another one to join her in the fight against drug. There is the drug enforcement law of the police. That's the unit that is properly empowered to. Sila yung pumupunta sa akin offering information. So hindi ko po ninyo napag-usapan itong sinasabi niya na nagpapahanap po kayo ng isang tao na operatiba coming from the PNP na magpasimuno nitong ika ng Davao model po. Yung INC, sir,
ang isa kasing affidavit. I will go into that, Mr. President. Yeah, yeah. Anyway, nung ano, Mr. President, sinabi po niya na initially, nung sinabi nung tinanong mo po sa kanya kung meron po siyang may re-recommenda na tao, ang sabi po niya, wala siyang kilala. But eventually, yung paragraph 10, however, I recalled my upperclassman Edelberto Leonardo, who's handling the CIDG group. So ito po yung inirekomenda ninyo, ani Colonel Garma, sa inyo na magpasimuno po nung Davao model. Totoo po ba ito? Sir, hindi sir, because in every police department, meron talagang unit nag-handle niyan, drugs, smuggling. Pumunta yan sila doon sa akin, sir, offering information. Sabi ko, sino pa ang nakaalam? Is there any other police operative who can collaborate your statement? Because I need validation. Naghihingi ng pera, sir, for operation. Na hindi naman ako magbibigay ng pera sarili ko. It's always government money. So, pag may kanon-kanon, dinajaming mo ako ng istorya na ganon, I need to corroborate the statement. Sabi ko, Mr. President, nagpatuloy pa po siya na sinasabi ho niya na there was a meeting between sa inyo po doon sa DPWH Panakan, Davao. Ang nandun po ay yung si Pakay, Pilela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas. Ito po ay members po ng Class 97 PNPA and Class 96 PNPA. Yan, dito mo makikita mga bossing na, di ba kanina sinabi ko sa inyo na yung mga kupal na mga ano, yung mga kupal na mga congressman, yung mga wala ng silbi, yung mga hindi naman nanalo, yung mga ano na, yung mga patapon na, wala ng mga career, sila yung mga umatake ng umatake na diyan yung sa One Rider Party list, yung sa ganito sa ganyan, yung mga ano, yung mga congressman na yan, mga makabayad black, sila yung talagang umatake ng umatake. Tinan mo yung may mga yung mga tal ito Osmeña. Osmeña to, di ba? Osmeña to. Malalaking pamilya to. Mga politiko ito. Hindi niya ididiin masyado kasi nga po siya alam niya. Alam nila lahat 'yan. Nitong mga congressman na ibinoto sa mga distrito nila, itong mga party list kasi wala to. Hindi naman itong mga binoto ng tao dahil kilala sila. Pero itong may mga kahit katiting may reputasyon kahit sa mga distrito nila. Alam nila yan na delikado na gawin mo ito kay PRD. Even itong mga ito, when they're asking questions kay Inday Sara, hindi sila balasubas katulad pag tinatanong nila yung mga taga-OVP, yung mga taga-COA, pagka yung hearing. Hindi sila ganun. Pero itong mga to, dito mo talaga makikita na when it comes to PRD and Inday Sara, kailangan maayos sila because if not, puta, babalikan talaga sila ng taong bayan. Alam nila yan. Alam ng mga malalaking congressman yan. Kaya nga si Tambaluslus eh. Kaya nga hindi siya humaharap eh. Kaya nga si Tambaluslus nag-uutos na lang eh. Kasi alam ni Tambaluslus na imbis makatulong sa kanya yung gusto niyang mangyari sa mga Duterte, ililibing siya ng buhay ng mga supporters ni Presidente. Yung political career niya mamamatay. Mantakin mo dahil kay PRRD na wala ng dilawang tae sa Senado. Lahat ng malalakas, Marrojas, ang lalakas yan. Tumakbo ang Presidente yan, di natatalo yan. Bam Aquino, ang lakas niyan. Hindi natatalo yan. Sino pa? Si Kiko Pangilinan. Ang lalakas niyan. Hindi natatalo yan. O kung sino pa yung mga tumakbo na mga senador nila. Hindi na nga nanalo. That is because PRRD, lahat ng mga satanas, inililibing nito. Hindi lang siya, pati nung taong bayan. Kasi nga, ang nasa likod nito ni
Pimentel pala to. Sorry, Johnny Pimentel. Yung nasa likod nitong mamang to, mga taong bayan talaga, mga Pilipino talaga. Yan yung sinasabi natin na napakahirap kalaban ng mga ano, ng mga Duterte. Maaaring sa social media ang dami nilang troll accounts. Dami nilang mga troll. Pero baka pati itong mga troll na to, dahil binabayaran lang mga to, baka pagdating ng dulo, Duterte pa din ang iboboto ng mga yan eh. Kasi itong mga congressman na to, nagmamatapang lang to kunyari. Pero kita mo naman, kung paano nila binigyan ng respeto, ng leeway, ito si PRD dito. Pinagtatawalan nila yung Senado noon. Sabi nila yung Senado, ganito, ganyan. Pero tinan mo sila ngayon, ganun din naman sila. O, ganyan, yan ang power. Yan yung magic ni PRD. Kaya nagsibaitan itong mga to. Ang umaatake sa kanya, yung mga wala ng silbi sa buhay. Yung mga hindi naman importante. Yung mga hindi naman talaga binoto ng tao dahil sila. Puros mga party list lang naman. Kaya dito, kahit pa paano, another patunay na itong mga kupal na mga congressman na kumagpa-interview sobra-sobra at kung mangdiin ng mga tao sa kamara pagka mag-contempt, nagsibaitan lahat. Nakita nyo, katulad ng sinasabi ko, si Paduano, di ba? Hindi na nagtanong. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng order.